Magandang araw mga ka-Dooms. Welcome sa akin channel. Bibigyan ko kayo ng tips tungkol sa Doomsday Top Commander Event. Pero bago ang yan, intro muna tayo. Bago pa lang lahat, shoutout muna sa aming alliance for becoming rank 1 in the latest Island Raid event, no? Ayan. Thank you kina Giselle, Gregos, Bane, at sa iba pang members namin, no? Kung di dahil sa lahat ng tulong nila, ay hindi namin makakamit ang tagumpay na ito. Gagawa din tayo ng video about kung anong strategy ang aming ginamit kaya kami nanalo. Ang Top Commander event ay tumatagal ng isang linggo, no? Kung saan kailangan mo mag-complete ng mga phases every other day for 7 days. Yan, ang mga phases na yun ay mag-generate ng points. Kung saan doon magbe-base ng ranking. And then kung gaano karami ang pwede mong makuwang fragments ng isang specific hero. Sa ngayon, sa amin ay si Johnny Carey. Isang siege hero. Siege hero na range. Makikita rin sa calendar ang mga kasabayan niyang event tulad nitong Red Lotus. Minsan ito ay ibang event, ibang name ng event, pero same mechanics lang kung saan kailangan mo mag-complete ng task para makakuha ng isang item. Tulad ngayon ay Sakura Petal, kung saan pwede mo i-exchange sa isang specific na item. Ayan. So ako, yun nga, lagi kong uubusin itong advanced search maps. And then next is normal search map, and then yung general speed up, no? Bakit nga inuuna ko yung advanced search map? Mamaya, i-explain ko sa'yo. Dahil kasama din ang pag-search ng hero sa isa sa mga phases ng top commander. And then, ayun nga, depende sa region kung gaano na ito katagal, or yun nga, yung days old ng isang region, doon nakadepende kung anong hero ang lalabas sa top commander event. Ayun nga, based sa aming experience at history, pang season 15 na ito ng top commander event namin, kung saan sa unang first 3 season, no, yun nga, season 1, 2, 3 first set yan, ang lalabas na hero ay si Raigoro, isang infantry hero. Ayan. And then partner niya sa Lucky Spin Roulette ay si Tom, infantry hero rin. Sa second set, season 3, 4, I mean season 4, 5, 6 ay range hero na si Nakano. Ayan. And then partner niya sa Lucky Roulette ay si Louis, isa ding range hero, no? And then next set, season 7, 8, 9 si Bella, isang rider legend hero. I must. At saka si Sven, ang partner niya sa Lucky Roulette. Okay, and then sa fourth set, season 10, 11, 12. Supposedly, ganun nga. Andyan si Adut, isang infantry hero. At saka si Thunder Peterson, isang infantry hero rin, no? Ay nga, habang tumatagal ang region, lalong lumalakas ang mga hero na pwedeng ma-unlock sa top commander event. Kung natatanong nyo bakit di ko pa na-unlock yung ibang hero, no?
Siyempre, ang top commander ay para makapag-compete ka dito, kailangan mong ano ba natin sabihin? Mag-top up, no? Kailangan mo mag bumili, mag-purchase ng mga items para yun nga mas mabilis mapataas ang yung points. Eh syempre dahil tayo ay hindi naman ganoon kalakas gumastos, kinokompleto lang natin yung mga base rewards. Yan. Dahil nga free to play lang tayo, yun ang pinaka importante. Hindi mo kailangan may pag-compete sa top. Kailangan mo lang makuha yung mga base rewards, no? Yan. And then kada phase kasi may mga task na kailangan gawin. Makuha mo lang yung buong phase rewards ay okay na yun. Hindi mo na kailangan may pag-compete. Unless you want to spend a lot. Okay, and then yun nga sa first phase kung saan kadalasan Monday ito nangyari. Kailangan mong mag-earn ng points via construction speed up. Yan. Every 1 minute equals 100 points. Saka sa research speed up. Ganon din sa hive mind. Ayan. Depende sa level. Ayan ang points na pwede mong makuha para sa phase na to. Okay, kaya ngayon nga yung mga farm ko naka auto rally. At nagra-rally lang tayo ng level 5. And then yan, okay, wait lang. I-train ko lang to. Medyo duguan pa tayo sa nakaraang island raid. Ayan, 300k ang nasa hospital natin. Pero worth it naman, guys. Ang reward ng island raid ay worth it. Kasi nga, once a month lang yun nangyayari, no? And then, yun nga, depende sa region nyo, no? Yung inyong president. Kung Warprick ang yung president ay medyo, syempre, mahirapan ka mag-grow. Dahil laging gusto nun ay may gera. Hindi ka makapag-farm ng maayos. Lagi kang namamatay ng troops. So, mababagalan or madedelay ang progress mo. Hopefully, luckily, dito nga pala sa Region 11 kung saan pwede rin kayo mag-migrate kung gusto nyo. Peaceful ang region na to, no? Ang aming president, si Sir Deathlock. Ayan. Kung saan siya ang nagmamanage ng region namin. And then, nandito pala kami sa Zone 3 rin, no? Kung saan, ayun nga, preparing na ulit kami. Nag-heal kami, no? Ng mga troops namin. And then, para sa next season, Island Raid. Preferably next month, no? First week ng May. Ready na ulit kami. Ayan. And then, tingnan natin yung ibang phase. Sa phase 2 nga, Lucky Roulette. Resource Gathering. And then, bagong update pala itong Consume Arrows, no? Tingnan natin sa event calendar. Sa mga previous Top Commander, wala tong Great Hunter event. Let's see, tomorrow, no? Hindi ko pa mapakita sa inyo. Pero based dito sa calendar, ito nga, kailangan mong mag-consume ng arrows para makakuha ng mga rewards. At syempre kasama rin yung fragment ng hero na nakalagay sa top commander. Yan, arrow. Siguro yun nga, tulad ng mga ibang event, kailangan mo mag-complete ng task para makakuha ng arrow and then exchange mo sa specific items. Ayan. And then, kung natatanong nyo nga pala bakit nga wala rin, di ko na-unlock yung ibang hero. Dahil nakafocus lang ako sa isang unit type. Bakit? Siyempre, ang laro na ito ay the more money you have,
the more you can unlock. Ay, hindi naman tayo ganoon kalakas gumastos kaya nag-focus ako sa infantry hero. You can't fight alone. Eh pero yun nga, nasa sa inyo yan. Gusto nyo gumastos, walang problema. Matutuwa pa sa inyo si Doomsday. At marami kang hero ma-unlock. Thunder strikes. And then sa top commander din sa mga phases. Ayun na, sa phase 3, training speed, resource gathering. And then yun nga sa phase 4 kung bakit sa kanina sinasabi ko sa inyo binibili ko sa festival event yung advanced search map at saka hero normal hero search map. Ito yung pinakamadaling phase ng event kung saan hindi mo kailangan gumastos or bumili. Kailangan mo lang mag-grind, no? And then libre mo makukuha or madali mo makukuha yung mga phase reward ng phase 4. Ayan. And then sa phase 5, upgrade equipment. Phase 6. Dito nga kung saan pwede kayo magkaroon ng points. Sa defeat enemies, heavily wounded. So yun nga, yung region namin ay peaceful. Nagsaset kami ng friendly battles para sa phase 6. Hindi kami pwedeng umatake ng shelter ng basta-basta, kundi kami yung masusunog. Mayayari kami sa mga players ng region namin. Kaya nga, fixed friendly battle, fixed battles. Yun nga, mag-chat kayo ng ibang players sa other alliance. Yun nga, one-on-one kayo, ganun. Basta field, wala kayong problemahin, no? Hindi ka mamamatay ng troops. Mapupunta lang sa hospital. Ayun nga, pwede ka magkaroon ng points sa phase 6. And then, phase 7, open phase. Lahat ng nasa phase na yan. Pwede mong magawa sa phase 7 at magkaroon ng points. Maliban lang sa search heroes at upgrade heroes saka upgrade equipment, upgrade parts. Yan, yung apat na yan ay hindi kasali sa phase 7. Ewan ko ba kung bakit hindi yun na-specify ng Doomsday. Ayan, and then yun nga yung mga rules. Ayan. So sa ranking rewards, yun nga, tingnan natin. Sa ayun nga, every phase din ay may ranking rewards din. Kaya hindi siya maganda ganoon kalaki yung mga rewards. Pero yung sa overall, yun yung kailangan mo. Kung gusto mo talagang makuha yung specific na hero na yun. Yun nga, tips ko sa inyo. Mag-hoard kayo ng items para sa phase 4 kung saan magkakaroon ka ng points via search map. Yan, tulad na. Hindi ko ginagamit siya for almost more than a week. Iniipon ko lang siya para pagdating ng phase 4 ng top commander, madali ko lang makukuha yung mga rewards. And then, ganun din sa phase 5. Yan. Iniipon ko lang rin yung pang upgrades. Yun nga, sabi nila is patience is the virtue. Is a virtue. Kaya, kailangan lang talaga maghintay. At wag basta upgrade ng upgrade, itapat nyo sa event kung saan maganda ang rewards na makukuha nyo. Yan, ready na to, no? Pwede ko na ma-upgrade to. Itong commando suit level 2, 2 star. Sa next phase, yun ay phase 5 ng top commander. Yan. Okay, bakit nga ba? Ito lang, tatlo ang orange or legend. Legend kung equipment, no? Tulad nga sabi ko nung una, nakapokus ako sa infantry hero. Ayan.
the rest di ko ginagalaw, gawa nga ng wala akong competitive na hero para sa range at sa rider. Ayan, okay. So nga, grind lang ng grind. Good luck sa lahat. Sana may natutunan kayo. Comment lang kayo kung may question kayo, no? Pwede nyo rin ako i-chat. Nandito lang sa Region 11. Kratos, ang aking IGN. Ang Alliance ay PHS Spartans. Mabuhay kayong lahat at magpakarami. See you all on the next video. Thank you. Bye-bye.